kanilang palad ay tatayo ka sa silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matala. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kong kikilanin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantong palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanungin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. DWXI, himpilan ng mabuting balita. Himpilan pinagpala. Ang DWXI ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa buong Pilipinas, at ang oras po natin ay 9 minuto makalipas ang 2 ng hapon, at sa ating pong programang Gospel Music, Meditation Psalms and Proverbs. Greatness of the Lord.
magandang hapon po sa inyong lahat at pinagpala tayong lahat sa hapong ito, my dear brothers and sisters in Christ, na mga nakikinig sa kanikanilang tahanan over DWXI at sa ating mga kapatid na patuloy na nakatunghay through YouTube. Sa ating mga kapatid, yan, glory to God. Ano yun? Kinakaway si brother. Praise God. Praise the Lord. Ay patuloy po tayong tumunghay, manood po tayo, makinig po tayo ng salita ng Diyos. Na po, at napagsasalu-saluhan natin ang mga healing password ng ating minamahal na punong lingkod. Yan, mga kapatid natin na nakatunghay, na nanonood sa kanilang mga YouTube live. Na po, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali, madaling araw po sa inyong lahat, sa mga naglalakbay at papunta sa kanilang mga trabaho. At yung mga kapatid natin na may ginagawa sa kanilang tahanan. Glory to God. At sa mga oras na ito, no po, bago po kami magpatuloy, ay ipapakilala ko po muna ang aming mga minamahal na kapatid na narito. Yan, ang aking mga kapatid sa group 2. Amen, amen. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ang kapayapaan po, ano ay sa inyo. At nawa, dumali sa inyo ang grasya at awa ng Panginoon sa hapong ito. Sa inyong pagkikinig, dalangin po namin na kayo po ay patuloy na hipuin ang ating nakilangyan ng Diyos sa magitan ng kanyang mabuting balita, sa mga mensahe ng ating pinakamamahal na punong call, Brother Mike, ng topic last. Yes, last Tuesday, April 9. Tuesday, amen. At dyan lang po kayo, dito lang po kami. Magsama-sama po tayo sa pagpupulit-pagsamba at pagninilay ng mabuting balita. Ito po yung kapatid ka prayer partner, Brother Edgar de Guzman. Amen, glory to God. At syempre pa, ipapakilala din natin ating pong minamahal na kapatid na maganda rin, no? Syempre maganda, no? Ang anak ng Diyos ay maganda yan, sister. Praise God. Isang pinagpalat na biyayang araw po sa atin pong lahat. Sa inyo po na patuloy na kami ay sinasamahan tuwing ikalawa hanggang iapat na hapon. Welcome po sa programa ng Gospel Music Ministry, ang Gospel Music Meditation, Psalms, and Proverbs. Yeah. Makakasama niyo rin po Sister Michelle Sabejon. Ayan, salamat sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat napakaganda ng init ng araw sa labas. Bagamat mainit ang araw sa labas, mainit na mainit ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lalo-lalo na mamaya ay pag-uusapan natin ang 4 End of Goodness para po sa ating sa healing password ng ating minamahal na punong lingkod. At ang text message is Goodness of God. At before that, tayo po muna ay dumako sa pananalangin. Amen. Ayan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, O Diyos. Aming Ama, maraming salamat, O Diyos, sa muli po na pagbibigyan niyo po sa amin ng pagkakataon na muli po kami po ay magamit mo sa paghahayag ng iyong mabuting balita sa magitan ng mga awitin. Dadalangin po namin lahat po ng makapakinig sa himpilang pinagpala at saka makapanood sa YouTube, Panginoon, ay iyong abutin ng iyong kapangyarihan. Dalangin po namin ang aming punikod, Brother Mike Zay Velarde, na patuloy niyong bigyan ng magandang kalusugan at patuloy mong gamitin upang maiyayag ang iyong salita. Panginoon, dalangin po din namin ang aming assistant servant leader, Congressman Michael, patuloy mo po siyang bigyan ng magandang kalusugan at patuloy niyo po rin siyang gabayan at ingatan sa man siya tumungo. Palain mo Sister Belen at ang kanyang buong pamilya at ang ganyang mga po, Panginoon. Dadalangin po namin, O Diyos, na pagpalain mo kanyang mga buhay. Pagpalain mo, O Diyos, sa bawat lingkod mo na naglilingkod sa iyo at sa mga humahayo ngayon. Palain mo ang El Shaddai Gospel Music Ministry, Panginoon, ang Dumalico Family, ang Sabihon Family, ang Nikisman Family. Palain mo, O Diyos, ang mga ang member ng ESGMM na ngayon po ay tutungo sa pag-iinsayo, O Diyos. At dalangin po namin na maging maayos po ang lahat. At ikaw ang maparangal at mapagtagumpayan po ang lahat ng ito. At lahat po ng aming makaya, Panginoon, ay inialay namin sa iyo sa aming pag-awit, O Diyos. Tanging sa iyo lamang. Palain mo ang aming mga buhay, ang aming mga anak, O Diyos, saan masira naroon, ingatan niyo po sila. Palain mo mga kapatid namin na patuloy at patuloy na nakatungay, nakikinig sa himpilang ng pinagpala. Alam ko po, O Diyos, na batid mo ang mga nilalaman ng kanilang mga puso at isipan. Kaya alam ko, O Diyos, na ikaw ang napakabuting Diyos tapat na
tutugon sa kanilang mga kahilingan. Samot na langin namin sa makapangyaring pangalan ni Jesus Anak, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Halina sa pamilya. Salamat sa ating Panginoon at sa pamilya ni Yahweh El Shaddai ay sama-samang nananalangin, sama-samang sumasamba sa ating Diyos na buhay at sa pamamagitan ng sama-sama nating pananalangin ano at pagsamba no, walang bagay na imposible sa ating Panginoon no. Kapag itinaas natin 'to sa kanya, humingi tayo ng tulong at awa by the grace of God na pangyayari ng Panginoon ng lahat ng bagay sa ating mga buhay. Basta sama-sama ang bawat pamilya, no? Laging manalangin, magbantay, manalangin, upang sa ganun palagi tayong samahan ng ating Panginoon. Amen. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna idadako sa ating pong mga ilang mga anunsyo. Ayan, bibigyang daan po muna natin yung mga announcements. Ano po, especially po ang ating Saturday family appointment with El Shaddai. Tayo po ay muling magpanag po sa Anvil Grounds, Anvil City, San Dionisio Paranaque City. Praise God.
Ito po ay sa April 13, araw po ito ng Sabado from 3 to 8pm at ang ating pong sponsors ay ang ating mga kapatid mula po sa Quezon City Chapters. At ang program po from 3 to 3.30, opening prayer by the MC and opening joyful praise kasama po ang mga kapatid natin ng Quezon City Gospel Choir. From 3.30 to 4, sharing. 4 to 4.15, joyful praise. At mangunguna po rito ang ating main gospel choir, ang El Shaddai Gospel Music Ministry. 4.15 to 4.35, sharing. 4.35 to 4.50, joyful praise. At makakasama po natin ang youth for El Shaddai. 4.50 to 5.10, rosary. Tayo po ay sasamahan ni na Brother Marlon Saet at a Sister Whirlin Dorado. From 5.10 to 5.30, joyful praise in preparation for the Eucharistic celebration. 5.30 to 6.30, ang ating pong Holy Mass, kung saan makakasama na po natin, praise God, ang mas lalo pa pong pinalakas, pinasigla, at mas lalong pinabata ang ating pong minamahal na spiritual advisor ng El Shaddai DWX ABPFI, Most Reverend Teodoro C. Bacani Jr. We miss Amen. You, Bishop. We miss you, Bishop. 6.30 to 6.45, joyful praise in preparation for the healing message. At from 6.45 to 7pm, ang ating pong mga covenant prayers at ang ating kong mga covenant songs, ang Bless the Lord, El Shaddai, at Purihin. At sa pagbabasa po, ayan, praise God. At sa ganap po na ika-pito hanggang ika-walo ng gabi ay ang ating pong healing message kung saan patuloy na gagamitin ng ating Yahweh El Shaddai ang ating pong ginaganang at minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Para sa ating pong mga MCs, nariyan po sina Brother Florencio Maliari and Sister Jocelyn Briagas. Ngayon din ang ating pong Tuesday family appointment with El Shaddai, tayo po ay sa International House of Prayer magkikita-kita, Anvil City, San Dionisio Paranaque City, April 16 from 2 to 6.30pm. At ang program proper po, from 2 to 2.30, opening prayer by the MC and opening joyful praise by the El Shaddai Gospel Music Ministry. From 2.30 to 3, sharing. 3 to 3.10, joyful praise. And from 3.10 to 3.50 ay makikinig po tayo para sa unang paksa. At ito po ay may mensaheng prophesy your future. At pangungunahan po tayo ng ating kapatid, Brother Charles Nascianceno. 3.50 to 4.p.m. joyful praise in preparation for the Eucharistic celebration. At from 4 to 5.p.m. ang ating pong Holy Mass, kung saan ay makakapiling po natin mula po sa parish administrator of the St. Andrew the Apostle Quasay Parish, Diocese of Pasig, Reverend Father Julius de Gracia. From 5 to 5.15, joyful praise in preparation for the healing message. And from 5.15 to 5.30, ang ating pong pananalangin ating Lord's Prayer, Covenant Songs, at ang ating Psalm 91, ang Bless the Lord, El Shaddai, at ang Purihin. At sa ganap na 5.30 to 6.30, ay muli po tayo makikinig ng mensahe na ating Panginoon at ang gagamitin po patuloy ng ating Diyos bilang kanyang mouthpiece ay ang ating pong minamahal na servant leader, Brother Mike Z. Velarde. Para po sa MC sa araw po ng Martes, nariyan po si Brother Joselito Miranda. Gayun pa rin po, announcement, the El Shaddai Almighty God Prayer Partners of San Juan Chapter is cordially inviting everyone sa kanila pong 35th anniversary celebration. Ito po ay sa April 24, 2024. Sa ganap po na ika-apat ng hapon hanggang ika-sampu ng gabi. Ito po ay magaganap sa Barangay Corazon de Jesus Basketball Court. Come and be blessed. Gayun pa rin ngayon pong araw na ito, ang mga gawain ng Panginoon, kung saan po kayo malapit, ano po, ay pwede po kayong magtungo. Meron pong anibersaryo ang Santa Filomena Prayer Group. Diyan po ito sa Pipindan, Binangonan, Rizal. Ang venue po ay sa Pipindan, Munti Basketball Court from 4 to 9pm. Gayun din ang 16th anniversary ng Immaculate Conception Prayer Group, Barangay Conchu Proper Covered Court. Ito po ay sa 13 Martires City, Cavite. From kasalukuyan po itong ginaganap from kaninang 12 noon to 6.30 this afternoon. Gayun din ang 39th anniversary ng Nuestra Senora del Pilar Prayer Group. Ito po ay sa parokya ng San Juan Bautista, Kalubkob, Silang, Cavite. Nakasalukuyan pong ginaganap at matatapos po sila sa ikapito ng gabi ngayon pong araw po na iyan. Ang
magdiriwang din po ng 25th anniversary o nagdiriwang na po na kanilang ika-25th anniversary ang Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Ito po ay sa Gozoleum 7, Covered Court ng Cul-de-sac, Barangay San Valley, Paranaque City. Ito po ay sa ganap na ikalawa hanggang ikasyam ng gabi. Gayun din, 16th anniversary ng St. Joseph Molino Homes 2 Prayer Group ng St. Joseph Chapel Molino Homes 2 Subdivision. Ito po ay sa Salitran 3, Dasmariñas City, Cavite from 2:30 to 7 p.m. Gayun din ang 12th anniversary po ngayong araw ng Immaculate Conception Pook Masagana Cell Group GK Telux Area 1. Pook Masagana, Quezon City from 4 to 9 p.m. At syempre po ang ating pong patuloy na pag-aanyaya sa ating pong daily live prayer meeting on the air dito po sa ating punong tanggapan dito po sa Makati from 6 to 9 p.m. every Mondays, Wednesdays, Thursdays and Fridays from 6 to 9 p.m. dito po sa 4th floor. Ay, lahat po kaya ay malugod po namin inaanyayahan na patuloy po tayo magsama-sama at sabay-sabay po nating pasalamatan ng ating Panginoon. At syempre po, in lieu of this, nais na rin po namin invite ang lahat na nais po mag-sharing, especially yung mga kapatiran po natin na nasa malayo-layo ng mga provinces na po at nais po nilang magbigay ng kanilang lihang patotoo online. Ano po, kami po ang inyong mga kasama mamayang gabi at tatanggapin po namin ang inyong po mga sharings online through our messengers. Andiyan po yung ating kapatid Sister Rica Domanico, Brother Edgar De Guzman at ang inyong lungkod Sister Michelle Sabejo. At mamaya pa po, marami pa po kayong makasama ng mga Gospel Music Ministry. At welcome po ang inyo pong mga lahat po ng sharing, especially sa lahat ng ating mga kapatiran abroad na nais pong magbigay na kanila pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Ano po, feel free to input or tawag dito, i-type nyo na po ang inyo pong mga sharing online sa atas. Papurihan po natin ang sabay-sabay ang ating pong Yahweh El Shaddai. Praise Amen. God. Yes, mga kapatid, meron pa ba? Meron pa po ba mga announcement? Wala na. Glory to God. Yan. Salamat sa ating Panginoon. At syempre, tayo po ay naman ay dadako po dun sa ating pong HPW or healing password na 4N of Goodness. Ito ay tinalakay na ating minamahal na po nung lingkod last Tuesday, April 9. Amen. Amen. At ang ating pong text message is Goodness of God. At basahin po muna natin to sa Romans 8:28 up to 30. Sabi po rito, we know that all things God works for good with those who love Him, those whom He had called according to His purpose. Those whom God had already chosen, He also set apart to become like His Son, so that the Son would be the first among many believers. And so those whom God set apart, He called, and those He called, He put right with Himself, and He shared His glory with them. At para po naman sa wikang Tagalog, mga kapatid. Ayan, ito pong nilalaman, Brother Edgar. Saan? Ay, ito na nga. Ayan. Ito na nga po, mula po sa Romans chapter 8, verse 28 to 30. Ako natising. Ito po ang sinasabi. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ay naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Verse 30, ang mga pinili niya noon pamanguna ay Kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binabahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Panginoon. Yan po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At Ama, dalangin namin Panginoon na samahan niyo po kami sa hapong ito at dalangin namin na gamitin niyo pong instrumento ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng lahat ng bibig kasi namin, Panginoon, Amen. Ay magkaroon ng kapangyarihan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng malawak na kaunawaan, Panginoon, patuloy sa iyong banal na salita, O Lord God. At magmanifest, Panginoon, patuloy ang iyong banal na salita
sa mga taong nakikinig, Lord God. Marami pong salamat sa karunungan na ipinagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin. Knowledge and wisdom comes from you, Lord God. In Jesus, we claim it right now. Amen and amen. Sa ngala ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan, Glory to God. So as we continue, yes, yun po, nandito na po tayo sa 4 HPW ng 4 and Goodness of God. Yan. At tayo po ay makikinig muna sa unang awitin. Is it possible? Can you put your trust in God? Nothing is impossible. Can it just be His word? Only to the voice of God to hear. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His word. For everything. Ang ganda ng awitin, ano, nothing is impossible. Mm-hmm. Yan. Nothing is impossible with God, no? At yung lyrics and chords niyan ay
by Eugene Clark. Mm-hmm. Na, sabi, I read in the Bible the promise of God that nothing for Him is too hard. Impossible things He has promised to do if we faithfully trust in the Word. Pero bago po yan, tayo muna ipag-usapan natin yung ating pong message, text message kanina na kinuha po dun sa Romans 8 verse 28 to 30 yan, Sister Michelle. Opo, kasi isa to sa mga pamuso at hindi lamang pamuso, paborito at pinangahawakan natin pangako na yes, sa atin ng ating Panginoon. Kasi matatandaan natin at nakikita rin naman natin sa ating buhay, eh hindi naman talaga perfect. Yes. Hindi naman talaga bed of roses, yes, hindi naman talaga everything is smooth sailing, ika nga, ano po. Talagang dumaraan at dumaraan tayo sa mga turmoils, dumaraan tayo sa mga obstacles, dumaraan tayo, yes, sa mga problema ng buhay. At ito'y parte sa ating paglago. Pero alam natin, ito yung pinanghahawakan natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos. Ibig sabihin, yung mga pangyayari sa buhay natin, eh, kumbaga, nasa approval pa rin ng Panginoon. Mm-mm. Diba? So, ang lahat ng dumarating sa ating mga buhay, ay chine-check pa rin ng Lord. Kumbaga, may quality control at ito yung ating Panginoon at lahat ng nangyayari sa atin, sinisigurado ng Panginoon na para sa ating ikabubuti, para sa ikalalago natin, para sa ikabubuti ng ating sitwasyon, ikatatalino natin bilang isang mananampalataya. Kasi alam ng Diyos ang ating kahinaan, ang ating limitasyon. Therefore, bilang mananampalataya, ang tanging magagawa natin ay panghawakan ng salita ng Diyos. At yung mga salita ng Diyos na ating naririnig ay kailangan nating isabuhay. Let us put our faith into action. Let us put our faith into an active faith, no, para maranasan natin kung paano mag-work ang pangako ng Panginoon na hindi nagpapalya sa ating mga buhay. Amen. At hindi naman kasi talaga, tama yun, hindi naman tayo kasi laging in bed of roses. Kasi nabasa ko din dito, this verse shows that God is with us in our difficult situation. Amen. So, ibig sabihin na pag dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, any kind of pagsubok sa buhay, mga difficulties natin, ay ibig sabihin ay pinabayaan na tayo or iniwanan na tayo ng Panginoon. Of course not. Amen. Lagi siyang nakatunghay sa bawat isa sa atin. At ito yung paglakad natin sa ating mga buhay, no? Habang lumalakad tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, habang tumatawag tayo sa paglilingkod, sa pagtawag natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, may mga rough road po talaga tayong, yes, dadaanan. Hindi lahat po ng dadaanan natin ay smooth sailing. So, sa pamamagitan po niyan, ng paglapit natin at pagkapit sa ating Panginoon, dapat tumibay ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Mm-hmm. Diba? Kasi marami na po tayong mga experiences, mm-hmm, sa ating mga buhay na mga rough road, no? Mm-hmm. Naranasan na natin ang bagyo, 'di ba? Yung pandemic, kaya para sa atin, para pinakamatindi na yung pandemic, no? Ilang years din yan nagdaan. That is not a smooth sailing, my dear brothers and sisters. Pero dahil sa tulong habag ng ating Panginoon na patuloy na gumagabay sa bawat isa sa atin, hindi nawawala yung pananampalataya natin sa Kanya. Kasi alam natin na may Diyos na kumikilos sa ating mga buhay at hindi siya nagpapabaya. So God is always working with us. Amen. So dapat if God is always working with us, dapat makipagkaisa tayo sa ating Panginoon. Mm-hmm. So that He continue to work with our lives. Amen. Sa ating mga buhay. Kasi kung halimbawa, we can do that with our own lang strength, hindi naman natin kakayanin yun, ano? But with the strength of God, makakayanan natin lahat ng bagay. Kasi kung tayo lang sa sarili natin, magugupo agad tayo. Totoo. Mamumblema tayo, iisipin natin unang-una saan natin kukunin tong mga bagay na kailangan natin. Especially, di ba, example na lang yung, simple example na lang yung pag meron tayong monthly bills, di ba? Reality talk. That is reality real talk. Siyempre, parang nagka-cramming ka, na, di ba? Yung monthly bills. Pinasok mo na naman lahat ng mga bagay, di ba? Pambaon ng bata, kung ano-ano pang bagay yan. Basta lahat, maraming bagay tayong pinagdadaanan. Hindi naman kasi... Masakit ang ulo, out kami. Lahat tayo dumadaan dyan, ano? Hindi lang po yan. Yung ating mga kapatid na may karamdaman sa kanilang
tahanan, ano, yung mga mabibigat na karamdaman na humihingi sa ating lahat na mga lingkod ng panalangin, ano po, lahat po tayo dumadaan dyan. Ang magagawa po natin ay let us continue as a family, let us continue to pray one another, na po sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon, na tulungan tayo ng Diyos na makalagpas tayo sa lahat ng bagay na yan, even though na mahirap man yan, pero ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay, no? Kidding aside, sabihin nila, kumikilos, but hindi ako na-answered prayer, no. Lahat po tayo ay ina-answered prayer na ating Panginoon. God never been late, no? At sa tamang saktong panahon, sa tamang oras, dumadating ang tulong ng ating Panginoon. In the end of your rope, dumarating ang tulong ng Diyos. Paniwalaan po natin yan. At sa pamamagitan po ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kalakasan, ng pag-asa sa buhay. No? Bawat mananampalataya, bawat nakikinig ng salita ng Diyos, yan ang nagiging sandata natin upang lumakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Brother Edgar. Hindi na ako nakapagsalita, nakikita yung outcome na yun. Kaya, hindi, totoo po yun, no, talagang. Alam mo, kahapon, no, in-invite ako ng aking mga inanak na kumain sa labas kasi hindi nga kami nakikita. Si Brother Joel at saka Sister Alma, no, yun nga na pag-usapan namin, nagkaroon kami ng sharing that, yung mga inanak ko, kasama ko si Evelyn. Yun nga ang napag-usapan namin na sabi ko sa kanila, ang bawat buhay ng tao ay kalakip na yung problema, kakambal na yan, dinamahalis yan. Pero ito tatandaan, sabi ko, ito tatandaan nyo, kaya pinadadaan ng Diyos ang problema ng dahil alam ng Diyos kaya mo. Pag hindi mo kaya, tutulungan ka ng Diyos. Yes. Yan po, tatandaan natin, no? Kaya sa mga mag-asawa ay kailangan magkaunawaan kayo at magtulungan. Hindi yung kayo ay magsisihan, hindi maayos ang problema kung nadadaan natin po sa init ang ulo. Kailangan nyo magtulungan kung paano mareresolba. Pero bago kayo magdesisyon, sagunin muna natin ang Panginoon. Amen. At malalaman mo, ang makikita mo ang bawat problema, pagtatagumpayan ng bawat tao. Amen. Glory to God. Ayan, Sister Michelle. Oo, yun ang importansya na sinasangguni muna natin ang lahat ng ating mga plano at decision sa buhay kasama ang Panginoon. Amen. Inuuna muna natin siya sa lahat ng bagay kasi yung patnubay talaga nandun eh, yung guidance talagang nandun. At saka itong nakakatuwa dito sa ating binasa, no? Ipinapaalala sa atin ng Panginoon na mulat-mula pa, sabi po sa ating kinuha mula po sa Romans, sapagkat mulat-mula pa alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili upang maging tulad ng kanyang anak. So, kilala tayo ng Diyos eh. Mm-hmm. Kilala tayo ng Panginoon yung ating kahinaan, yung ating mga kakulangan, yung ating limitasyon. So, tama yung sinuggest ni Brother Edgar sa kanyang mga inaanak eh. Talagang dapat unahin ng Panginoon, dapat lumapit unang kung meron man tayong dapat gawin bago tayo magkaroon ng desisyon, lumapit muna at isang guni ito sa Diyos sapagkat doon natin mararanasan kung doon natin kumbaga marirealize kung may kapahintulutan ba yung bawat ating desisyon kasi magkakaroon ng sabihin natin magkakaroon ng manifestation ng Lord eh. Talagang intrude. Yun yung word. Mag-i-intrude ang Panginoon. Mangingialam na ang Panginoon sa bawat ating gagawin. At ito yung nakakatuwa sa Lord kasi may paki siya sa atin. Mahal niya tayo at ganoon na lamang yung pagpapahalaga niya para sa atin na katulad nito, pinapaalam muli at nire-remind uli niya tayo na tayo yung mga pinili na dapat nating unahin at pahalagahan yung effort ng Lord na binigay niya 2,000 years ago sa krus ng Calvary, yung ginawa ng anak niya. Dapat wag na nating sayangin yun. Paano ba natin sinasayang? Sa pamamagitan ng, hindi natin, una-una, hindi natin pagkonsulta, gumagawa tayo ng sarili natin. Desisyon at plataforma at ano pa man din na alam natin, hindi naman kalulugdan at kumbaga, walang approval ng Lord. So, kung tayo yung magiging aware sa lahat ng ating mga aksyon at kung madalas nating inilalagay sa ating subconscious na hindi man nagiging maganda paminsan yung mga sitwasyon sa ating buhay, alam natin na merong itinuturo sa atin ng Lord na mga bagay para sa ating ikalalago at ikabubuti. At yun ang dapat nating bigyan ng kahalagahan at importansya. Amen. No? At ang ano, ng mga tao kasi
nagpaplano ang tao. Ayun. Nakakalimutan niya na ang plano niya sa plano ng Diyos. Ibig sabihin, nagpaplano siya pero hindi niya ipinihingi sa Panginoon kung tama ba tong plano na to. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon ng problema ang bawat tao. No, kaya kumare, ang plano mo ay dapat na isanggunin mo sa Diyos para umayon ang plano ng Diyos sa plano mo. Amen. Para maging maayos ang lahat. Mm-hmm. Amen. Kasi sa katigasan ng ulo naman ng mga tao talaga ganyan eh. Naku Lord, etong gusto ko. Eh sabi, hindi nga po pwede sa ngayon yan eh. Dahil wala ka pang garahe, gusto mo may kotse ka. Kailangan ka muna magkaroon ng garahe, lisensya. Hindi pa sa ngayon. Pag dumating na, nagkaroon ka na ng magandang bahay at may garahe na kahit tatlo ibibigay ko sa iyo. Thank you, Lord. Dahil nagpasalamat naman ngayon. Kanina, aray. Ngayon nagpasalamat naman ngayon. Talaga nagsasalita ang Lord. Oo. Nire-remind talaga tayo. You have to claim it. Di ba? Bibigyan ka muna ng bahay na may garahe. Darating. Kaya nga, no? Sangguni ang lahat, bago ang lahat. Kasi sa totoo lang, sabi nga, no man is an island. Yes, hindi yes. na tayo po pwedeng mamuhay. No? Tayo mga mananampalataya, anak ng Diyos, hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala ang Diyos. Dahil tayo laging nakasandig sa Panginoon. Dahil alam natin, ang ating Panginoon, ang ating matibay na sandiga. Amen. Glory to God, no? Kapag nagplano daw tayo. Oo, yung mga nag-e-exam ngayon. Samahan po kayo nandun. Samahan tayo lahat ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Narinig kaya nila yun. Oh? Samahan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Ano? Sa hindi naman natin kaya ito kapag hindi natin kasama ang ating Panginoon. With regards dun sa pagpaplano. Sa pagpaplano. Ayan na tayo eh. Na. Nagpaplano tayo. Kapag hindi natin kasama ang Diyos, lagi tayong failure. Na po. Kasi sa pagpaplano natin, kasi tayo lang nagpaplano eh. Pag niloob ng Panginoon, siya yung nagpapatupad ng ating mga plano. So, willing to wait, my dear brothers and sisters. Amen. No? Amen. Let us wait for the time table ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tapos, wag po tayong pabago-bago ng isip. No, kapag tayo ay nagpaplano, unang-una, manalangin tayo, isanggunin natin sa ating Panginoon kung ito ba ay makakabuti o makakasama sa atin. At tayo manalangin patuloy, ituloy-tuloy natin yung panalangin. At wag po tayong malungkot kapag hindi po agad natutupad yung ating panalangin. No po, let us continue to pray. At makikita natin sooner kung ano yung pinaka-the best na kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. So dito dun sa Romans 8:28-30, asking God to conform us to the image of His Son. We need to conform, tama yun. Amen. So sabi niyan, so I encourage you even as I pray and think about certain situation in my own life and your life. Mm-hmm. So ini-encourage tayo, di ba? Na tignan natin yung mga sitwasyon natin sa sarili natin at sa ating mga buhay. God, thank you for His promise. Totoo naman, God has promise to each and every one of us. Thank you for His reminder. Kasi God is always reminding us, hindi yan pwede. Diba? Mm-mm. At sabi dito, you are ultimately in control of all things, even the worst things, even the things that we least understand. Sabi dito, kasi minsan kasi inaano natin, pinapairal natin yung katigasan ng ulo natin. I control everything. No, hindi. God control. I am the captain of my ship. Yan. Kala mo, no? No? Madali ba yun? Kala mo, magaling. Kala mo, magaling na tayo, no? No? The commander ship. Correct. Ay, ganun ba yun? Kaya pala nakapagsundalo ka dun, kuya, sa profile mo. Siyempre. You are the commander of... Barangay Tano. Glory to God. So, still, no, ang ating Panginoon ang nagpapatupad ng lahat ng bagay sa mundo. Tayo lang nagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad. And He keep His promise. Amen. Sa ating lahat. So, hindi siya nagkakamali sa lahat ng kanyang ginagawa para sa atin. Kasi ayaw naman ng Diyos na masaktan tayong lahat. Gusto ng Panginoon maging masaya tayo. Ganon din mamaya sa gagawin natin. Pasahin tayo ng ating Panginoon. Kasi kasama natin ang Diyos. Amen. Glory to God. Ano ba natin masaya-masaya tayo?
Glory to God. Amen, basta. Amen, amen. Basta. Pag ang Diyos, tayo naman malungkot at pag ang Diyos ang kumilo, sigurado yan. No? Dito ipapabayaan ang Panginoon. Amen. So dapat i-entrust natin ang lahat ng bagay sa Panginoon sapagkat hindi nagkakamali ang Diyos. God is with us. Amen. Trust Him with all our hearts. Amen. In all our minds and souls. Yes. Ayan, salamat sa ating Panginoon. Yan, mga kapatid. Amen. No? At sa totoo lang, no, tatandaan po natin ito. Ang bawat problemang dumadaan sa ating buhay ay niloloob ng Diyos. Mm-hmm. Daluna. Amen. Kasi akala nyo, Lord, bakit mo pinahintulutan na ganito magkaroon ako ng problema? No? Bakit ako pinahintulutan? Bakit mo niloob? No? Kasi may dahilanan yan. Eh. Una, kaya dumating sa yung problema na yan dahil nais ng Diyos matuto ka. And that is the holy will of God. Matuto ka. No? At yung kalooban na yan, meron din ang kalooban ng Diyos na binigay sa iyo na talagang para sa iyo na masasabing binigay sa iyo ng Diyos sa tamang panahon. Ganyan ang kalooban ng Panginoon. Kasi ang kalooban po ng Panginoon, tatandaan po natin, ha, ang kalooban ng Diyos ay... yan ay kalooban na ano bang kanina nasa isip ko, nakalimutan ko. Sige kuya, kaya mo yan. Para mo lumalim yata. ayan. And then, let's rewind. Yung kalooban po ng Diyos ay talagang dapat lalap, yung talagang para sa iyo na ano nga ba? Sige na nga. Sige, yun na nga po, no? Ay, ang kalooban ng Panginoon ay para sa kabutihan mo. Yes. Para sa kabutihan mo, no? Kaya lahat na dumarating sa iyong buhay, kung yan ay pagpapala, yan ay sa kabutihan mo. At kailangan mong sumunod sa Panginoon. Amen. Sundin ang Panginoon. Pag lalo ka pinagpapala ng Diyos, sundin mo ang Diyos. Magdingkod ka sa Diyos. Amen. No? Pag ikaw naman ay dumadaan sa pagsubok sa kalooban ng Panginoon, ito tatandaan po natin, maglingkod ka pa rin sa Diyos. Dahil habang ikaw ay dumadaan sa pagsubok, ikaw ay minomold ng Diyos. Para pagdating ng matinding pagsubok, eh easing-easy na sa iyo. Dahil amen, alam mo na kung ano na ang mangyayari kasama mo ang Diyos. Amen. Glory to God. Tsaka ano eh, habang dumadaan tayo sa pagsubok, the more dapat nagpapasalamat na una tayo sa ating Panginoon eh, no? Yes. Kasi kung lagi naman tayong overwhelm, nakakaranas tayo lagi ng kasaganaan, lagi tayong happy-go-lucky, kasi marami tayong mga bagay, no, sa ating mga buhay, kung ano pa man yun na hawak natin, eh, nakapansamantala, nakakalimutan natin ng Diyos, di ba? Mm-hmm. Nawawala sa isip natin na ang totoong pinanggalingan ng lahat ng mga tinatanggap natin sa ating mga buhay, kung ano pa man po iyan, mga biyaya at pagpapala, o sa trabaho man, ay galing lahat yan sa ating Panginoon. Because amen, God is the real resources of everything. Yes. Kaya God is still working with us. So we have to conform ourselves to Jesus Christ itself. Kasi ano eh, hindi naman talaga natin makakaya yan eh. Pero ang Panginoon, napagdaanan niya lahat ng bagay, napagbataan niya lahat ng bagay ng hirap, sakit sa kanyang buhay. Siya ay Diyos na totoo. Kaya niyan lahat batain. Pero tayo, konting sugat lang, di ba? Naku, umaaray na tayo. Konting reaction, ganun na lang, di ba? May magsalita sa iyo ng hindi maganda, magre-react ka na, di ba? Nasasaktan ka na, no? As human being, no, nasasaktan ka na, pero ang Panginoon, hindi lang naman yun ang nangyari sa kanya, hindi lang yung inalumara ang ating Panginoon habang hinahampas-hampas yung kanyang buong katawan, nagluray-luray, nagdurug-durug yung katawan ng ating Panginoon. Pero nandoon pa rin yung pagmamahal ng Diyos, hindi nawala. Nandoon pa rin yung pangako ng Diyos na after this, sa muli kong pagkabuhay, mas lalo niyong mararanasan ng biyaya na galing sa akin. So napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Kaya wag po tayo manghinawa, umatin ang gawain, no po. Kung may gawain dito sa Amor Solo ng Monday, Wednesday, Thursday at saka Friday night. Amen. No po. Tayo po ay umatin ng gawain ni Yahweh El Shaddai at mag-akay po tayo ng mga kaluluwa patungo sa ating Panginoon sapagkat hindi naman po kasi nasasayang ang pag-attend natin. Lalo-lalo na yung sama-sama nating
tag dito, gawain every Saturday po yan, tsaka yung Tuesday, punuin natin ng mga anak ng Diyos ang lugar ng Ambel. Mag-akay po tayo, no po, sa lugar ng Ambel. Nang sa ganun, yung ating mga kapatid din, bumalik. Mm-hmm. No, yung mga kapatid nating wala, nawala, bumalik. At ganun din po, yung mga maaakay natin, eh, sila rin ay makaranas ng biyaya at pagpapala na nararanasan din naman natin. Ganun din sa ating mga kapatid na nasa kanilang tahanan, na nakikinig lang po, na po, na inaabot po ng mga tinig ng inyong mga lingkod. Kayo din po ay patuloy na makinig, or mas maganda kung makaka-attend po kayo. At kayo naman pong mga nasa iba't ibang lugar ng bansa, patuloy po tayong tumunghay. Tumunghay po tayo sa mga mabuting balita ng ating Panginoon at sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay, sapagkat hindi po nasasayang yung ating ginagawa. This is for the glory of God. Yung lahat ng ginagawa natin, eh parang buhay na alay natin sa ating Panginoon bilang pasasalamat natin sa ating Diyos sa araw-araw ng buhay na ibinibigay niya sa atin, kalakasan, kalusugan, at lahat ng klase ng biyayang hinihingi natin sa ating Panginoon, sapagkat ang Diyos ay mananugumpay. Amen. Na Diyos. Yan. Salamat sa ating Salamat Panginoon. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Mm-hmm. Yan po, no po, ito po yung goodness ng Lord na sabi nga sa ating binasa, in all things, God works together for good. Yan. For those who are called according to His purpose. So, sa lahat ng bagay, kasama natin ang Panginoon, kumikilos ang Panginoon para sa ating ikabubuti. At talagang tama yung sinabi ng ating mga kapatid, ang pagtitiwala sa ating Panginoon, yan ang pinakamabisa nating maihahandog sa ating Diyos. Kasi alam ng Diyos ang plano niya para sa atin. Napakaganda ng plano ng Panginoon para sa atin. All we have to do is to genuinely trust God sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, maganda man o hindi man maganda sa ating paningin. Pagkatiwalaan natin ang Diyos at makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa ating buhay. Amen. Sa laban sa ating Panginoon at sa mga oras nito, dadako naman po tayo sa sama-sama nating panalangin. Increase your market share and revenues with BitStop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed.
nagnanalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong mga pangyarihan. Kapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, kawang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sarot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasangganan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na sarot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamahadala. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahama at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sa silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matala. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao kong kikilanin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gaganting palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanungin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at taligtan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. DWXI, himpilan ng mabuting balita. Himpilan pinagpala. Ang DWX ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa buong Pilipinas. At ang oras po natin ay 7 minuto makalipas ang 3 ng hapon at sa pagpapatuloy ng programang Gospel Music Meditation, Psalms and Proverbs. Yan. Lord, so ituturing na po natin ang paksa natin kanina, no po, yes, para sa number one. Kasi narinig na po natin yung unang awitin at ito ay may pinamagatang Nothing is impossible. Sabi nga, yes, po sa Matthew 17 verse 20,
He replied, "Because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you." Para po sa ating first N ay ang salitang nothing, or nothing is impossible. So walang bagay na mahirap para sa Diyos. Tunay at totoo po iyan, ano po, sa ating pananalig at pananampalataya. Hindi po ibig sabihin na yung totoong mountain, yung kamundukan. Oo, hindi siya literal. Na ito ang minimension po rito, or ang binibigyang pasintabi po rito, yung mga pangyayari sa ating buhay, yung mga problema at mga sitwasyon na hindi ka nais-nais sa ating buhay, ay pwede nating totoo, pwede nating sawayin sa ngalan ni Jesus. Kasi napaka makapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus. At alam natin sa ating pananalig at pananampalataya, kung matibay at real, ano po, yung ating pananalig at pananampalataya, talagang yung mga problema na iyan ay mawawala, mabibigyang solusyon ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Diyos is the God, is the Almighty God, na pwede nating tawagan anytime, at nagpapadala ng tulong ang Panginoon in His perfect timing. So matibay yung ating pagtitiwala sa Diyos, na anumang oras nating kailanganin yung tulong ng Panginoon, the Lord will move this mountain to transfer from here to there. Kumbaga, hindi lang to transfer, kundi vanish. Mawala. Kasi talagang ang Diyos, nagbibigay siya ng, kumbaga, He will work in ways we cannot see. He gives ways. He gives solutions to problem na sa kalain man natin na pinaka mahirap man ito, pero nandahil sa kabutihan at pag-ibig ng Panginoon, nagpapadala siya ng tulong. At iyon ang kabutihan, at iyon ang kahalagahan, na walang imposible sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga dun sa story ng mustard seed, 'di ba, dun sa the mustard seed, yung parable ng mustard seed, kahit gabutil ng pananampalataya, magkaroon tayo. Kasi lumalaki din naman yan, di ba? Yung maliit na pananampalataya natin, kapag ipinagkatiwala natin ang ating buong sarili sa ating Panginoon, nagtiwala tayo, lumalaki yan. Nagbubunga yan. At sa pamamagitan ng pagbunga niyan, meron ding mga taong nahahasikan niyan. Yes. At pag nahasikan yung mga taong yun, dumadami ng dumadami yung yung seed na yun, no? Nagmumultiply. Yes. Kasi hindi naman sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon, hindi naman pag nagtiwala ka sa Panginoon, 'di ba? Minsan mamaya-maya, totoo ba 'to? Ayun lang. 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng tawag dito, doubt. Yan, pumapasok yung doubt natin agad. At parang mas nagkakaroon, pagka pumasok na yung doubt, nandun na yung fear, no? Nagka-cramming na tayo sa lahat ng bagay. No, totoo naman yun. No, in reality, talagang totoo yun. Pero kapag naisip natin na, di, may pananampalataya ako. Kasi nahasikan na ako ng salita ng Diyos, diba? At naniniwala ako na may Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. Mm-hmm. Sabi nga ni Sister Michelle, God can move mountains, 'di ba? Even dun sa disciples nung time na sila ay nasa dagat, no? At ang ating Panginoong Hesus ay natutulog ng mapayapang pagtulog lang, samantalang ang mga disipulo ay nagkakagulo kasi lumataas yung malaki na yung alon, ano, at maaring lumubog na at inigising mo, inistorbo mo ang ating Panginoon. Gumising ka na kasi bumabag, lumalakas na yung alon. So bakit, dun yung time na hindi dahil dun kundi yung ating pananampalataya sa Diyos nawawala. Kasi ang ating Panginoon tinan mo, pinagkatiwala niyo yung buhay niya, no, na siya yung mismong inalay, di ba? Para maging tagapagligtas. Ang ating mahal na ina, pumayag siya, nag-say yes siya, no, na siya yung gagamitin para ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Dalaga yon, di ba? So, nandun yung faith din ni Mama Mary, na lahat ng bagay na ginagawa, ipinapahatid sa kanya ng Diyos, sinunod niya yun So, napangyari, nagkaroon ng katagumpayan, at kumilos ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng ating
sa ating Hesukristo, sa ating Panginoong Hesukristo na nagligtas sa bawat isa sa atin. So pag mayroon nga talaga tayo isa gumumong ng mutil ng pananampalataya sa Diyos eh, no? Andoon na yun eh, nakaano na sa atin, hindi na mawawala. Amen. Basta nagkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon kay walang bagay na hindi mapangyayari ang Diyos. No, kasi wala nga imposible sa kanya eh. Yun, kaya hindi nangyayari noon kasi ayaw nating pagtiwalaan ng Diyos na kaya ko ang lahat ng bagay. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Tutulungan ko kayo, ma'am. Amen. 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 Power, power, power. Amen. Yes. Ano, iulitin ko yung sharing ko about sa kapatid ko na hospital, no? Kasi talagang totoo yun, no? Yung kahit na napakalit na pananampalataya meron ka, na paniniwala. Mm-hmm. Talagang mangyayari ang lahat. Kahit mali. Kasi nung time nung nangyari yun sa kapatid ko, nung nalaman ko yung ultrasound, yung resulta ng ultrasound, parang lumiit yung aking ano, ang nangibabaw sa akin, nervyos, takot, na wala yung aking pananampalataya. No, na kumbaga, hindi naman nawala, kumbaga, parang lumayo sa katawan ko, nawalan ako ng, tapos nung, ito nga, sabi nga, eh, may bukol sa liver, may bato sa abdo, may bukol sa pancreas, sabi ko, lahat na may bukol, ano na, paano na mangyayari? Itama-tama yung panahon na yun, eh, umiintay yung kapatid ko, talagang masakit naman sakit, nilalagnat, giniginaw, ilang yung nurse, tatlo yung umaasikaso, para na nga manok eh, nilalagyan na ng ano, kasi lamig na lamig siya, chill na siya, nilalagyan na siya ng spotlight ba, parang inyo, parang ganun, na parang mawala yung lamig. E di, lumuluha na ngayon kapatid ko, tapos kami magkakapatid, nanalangin, sama-sama tayo manalangin, and this is our last hope. Sabi ko, ito na ang huli nating pag-asa, ang Diyos. Manalangin tayo sabay-sabay, sama-sama. Kasi meron kaming group chat, magkakapatid. Manalangin kami. Manalangin. Makikita mo yung ano eh, tama yung sabi sa parable na yun na maliit na pananampalataya, paniniwala. Mapangyayari ang lahat. And then, yun nga, pina-CT scan, confirmation ulit, yun, doon ko nalaman. Alam mo, bumaligtad ang lahat. Kaya yung doktor, takang-taka. Nasa na yung bato? Nasa na yung dalawang bukol na wala? Sabi ka, nagtataka rin yung doktor, nagtataka rin siya. Kaya sabi ulit ng doktor, confirmation ulit, MRI naman. Sus Mariosep, MRI na naman. Hindi naman ganun biro-biro ang mga ganyang exam. 25,000, 15,000, ganyan eh. No, sabi ko, Lord, sabi ko, Doc, ano muna tayo, tignan muna natin. Obserba muna natin. Alam mo sa totoo lang ngayon, yung kapatid ko andun, nagtitinda. Praise God. May tindahan kasi yun eh. Nagtitinda, nag-aano ng bote. Wala na ninilaw, wala. Walang paninilaw. Walang laki ng tiyan, walang ganito, walang iniinda. Malambuta yung mga tiyan niya. No, talagang, kung ikaw ay ang tatawagan mo ang Diyos na may pananalig at pananampalataya, tandaan mo kapatid, kahit na naubos na ang yung hope, yung pag-asa sa buhay, tumawag ka sa Diyos, tumawag at maniwala ka, gagawin ng Diyos ang lahat. Lahat ng imposible ay magiging posible. Amen. Glory to God. No? Sabi doon sa parable ng Master Seed, sabi dito, teaches us that the kingdom of heaven may start small, but it has the potential to grow and expand immensely, providing refuge and sustenance to many. Amen. Yan, no? So, kailangan, lumago ang pananampalataya natin patuloy sa ating Panginoon. Yan, glory to God. Uy, sandali lang, Ate Rica. Malikad lang natin yung kanta. Yes. May nabasa kasi ko doon. Okay, hindi, okay. Ganda kasi nung inawit natin na nothing is impossible, sabi nga doon sa second verse niya. Kasi na-mention mo na kanina yung una. So sa second verse, sabi rito, the word of the Lord is an anchor secure. Yun. Sinabi natin yung anchor secure. Yun yung pinakamabigat na parte sa barko. Yung ganun. Yung nakasabi. Yung may aro. Oo. Oo, yun yung nagsisecure sa barko para hindi siya magkumilos na kumilos eh. So yun ang salita ng Diyos. When winds of uncertainty blows, though man in his weakness may falter
and fail. His word will not fail us. This we know. Alam natin na 'yung salita ng Diyos, hindi 'yan magkakawalang bisa sa ating mga buhay, especially sa atin na nakikilala natin sa lahat sa buong mundo na si Jesus ang ating Panginoon. Amen. Talagang magkakaroon ng katuparan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Yan ang totoo. Yan, opo, dumaan man pa po tayo sa mga sitwasyon, sa turmoils ng buhay, pero ang salita ng Diyos, siya pa rin ang kikilos para sa ating buhay. May mga kanta tayo niya, dumaan man tayo sa hapoy, di ba? Dumaan man tayo sa dagat, di tayo malulunod, di tayo masusunog. Sapagkat wala namang imposible sa ating Panginoon, no? At yung ating Panginoon, siya yung ating sandigan. Amen. No, si Kristo ang sandigan, di magigiba. So, so ito yung sandig tayo. Ito yung pinaparealize sa atin ng kanta, that all things are possible, this is His word. Yes. Receive it. Ayan, tanggapin daw natin. It is written for you. Isinulat ito para sa atin. Believe in His promises because God cannot fail, for what He has said, yes. He will do. Wow, thank you. Ano, may nakikinig sa atin, tiga Japan. Konnichiwa, si Brother Dario. Mushi. Meron din mula po sa ating kapatid sa Australia. Hello po, Nanay Mila Del Rosario. Amen. Hi po, Nanay Mila. Ayan, no? Happy listening sa inyo. Thank you, Lord. At sa mga oras nito, tayo naman po ay makinig ng I am a new creation, no more in condemnation, here in the grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on of God I stand. Once again, I am a new creation. I am a new creation. No more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing. My heart is overflowing. My love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. To God. Salamat sa ating Panginoon. Ang ating pong pangalawang healing password is sa awit na New Creation by Steve Kuman. Tama ba? Ay new.
Ayan, new sabihin creation. New creation. Ayan, glory to God. No, at sabi rin sa Galatians 6 verse 15, neither circumcision nor uncircumcision means anything what counts in the new creation. No? Ayan. Sabi dun sa awitin, ano, I am a new creation, 'di ba dun sa awitin? No more in condemnation. So, 'di ba na papasok pa rin to dun sa do not conform into the pattern of this world, mm-hmm. but transform, no? Kumbaga, binago na tayo, hindi na tayo nakapaloob dun sa mundo eh. Kung nandito na tayo sa paglilingkod, nasa mm-hmm. mundo na ng paglilingkod sa ating Panginoon. So, we have to be in a new creation, no? At wala na tayo dun sa mga dati nating kinagawian, mm-hmm. ano? Kaya mapalad tayo kasi ang Panginoon ay nagpapatawad, dahil nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya dun sa mga inaawit natin at nararamdaman natin na, no, eto ako dati, binago ako ng ating Panginoon. So katulad din ng ating mga kapatid din na nagpapatotoo, no po, pagka Saturday and Tuesday, na dati ganito ang buhay at binago ng ating Panginoon. This is part of we are renewed and we are, we can say that we are all new creation of God. At hindi na natin mararanasan yung, kapag we are all created new by God, hindi na natin, makakaranas man tayo ng mga bagay na sa ating mga mahihirap na bagay sa ating mga buhay, pero mapapagtagumpayan natin yon sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. So po, sa ating second in para sa ating password ay yung salitang new or new creation. Sabi rin po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mm-hmm. therefore if anyone is in Christ, he is a new creature or creation. The old things passed away, behold new things have come. Yeah. So ngayon tayo ay meron na po tayong relasyon sa Panginoon. Yung luma nating pagkatao ay kumbaga nilinis na ng Panginoon. Yes, nawala po na. yung ugali ni Sister Michelle na masungit, mm-hmm. mataray. palasagot mm-hmm. sa nakakatanda. Oh, eh, totoo naman. Sinasabi naman natin, ito yung lumang buhay natin. Mm-hmm. Ngayon, mm-hmm. may pagbabago na. Yes. Natitame na yung ating tang, natitame na yung ating pag-uugali. Kasi, tayo yung mga circumcised na tinatawag dito sa Bible. Eh. Tayo yung mga tawag doon, mga tuli. Tinuli dahil binago na ng Panginoon. Na. Okay. Dahil alam natin na once na tayo'y nakakilala na sa Diyos, ang buhay natin at ang puso natin ay talagang pag pumasok ang Panginoon sa ating puso, talagang nililinis niya yung mga kasulok-sulukan sa atin, yung mga hindi ka nais-nais natin pag-uugali. Nagkakaroon ng transformation. It is because of His kindness. Yung salita, yung nagagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. Talagang yun yung nakapagpapalambot sa atin or nakapagpuput us into realization na mali itong ginagawa ni Sister Amen. Michelle. Mali yung dati niyang pamumuhay. Hindi ito kinalulugdan ng Panginoon. And therefore, kung pipiliin niyang tumuloy sa lumang buhay, hindi niya mararanasan ang mabuting buhay. Hindi niya mararanasan yung blessing na kaalinsabay pag pinili mo yung mga bagay na kinalulugdan ng Lord. So, tayo as a Christian, meron tayong dapat panindigan. Hmm. Meron tayong dapat alisin sa mga buhay at yung sa ating mga sistema, ano mm-hmm. po, physical, spiritual, mm-hmm. kailangan nating magpalinis sa Panginoon para makita natin kung ano yung magandang plano sa atin ng Panginoon. Kasi Amen. Hanggat hindi natin na isusurrender yung ating lumang buhay mm-hmm. sa Panginoon at nananatili sa atin yung sarili nating, alam mo yun, yung sarili nating gusto, sarili nating plano, ay hindi talaga natin ma-experience. Hindi tayo magiging thankful at grateful sa Lord na ito pala yung mga kapalit ng mga isinuko ko sa Panginoon, napakagandang buhay, malulusog na mga anak, mm-hmm. salamat sa biyaya ng Panginoon, pinapakain niya tayo ng kumpleto sa buong maghapon. So natanlistayuan natin ang tama sa mata ng Panginoon.
hindi natin marerealize yung nais ipamalas at iparana sa atin ng ating Diyos. Yan. Amen. At yan, nag-start tayo, di ba, nang makilala natin ang ating Panginoon before sa lumang buhay natin. Mm-hmm. Hanggang sa nasumpungan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig at nakilala natin ang gawain ni Yahweh El Shaddai, no? Kung saang lugar ginaganap yun, doon nag-start yung sa pakikinig natin, mm-hmm. di ba? Little by little, doon dumating yung unti-unting pagbabago, yes. sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil hindi naman tayo nag-start agad ng maayos na tao, mabuting mm-hmm. tao. Even, kasi may iba kasi talaga yung mabuti sa mabait na tao. Mm-hmm. Magkaiba siya. So, sa mga pagkakataon noon sa lumang buhay natin, iba-iba tayo ng mga pag-uugali, mm-hmm. tama yan. At mga kinagawian, mga ginagawa na hindi naman natin alam kung tama mali ba. Mali pala yun. O mali ba yung ginagawa natin. Pero sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, dyan tayo umapasok sa unti-unting pagbabago sa ating pagtatama sa ating mga buhay. At nung maano na natin yan, ma-realize na natin dyan na yung pumasok na, hindi na ako yung dating Rica. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, mm-hmm. na matapang or kung ano man. Ipaglaban. Hindi na siya yung Brother Bakit Edgar. Na sa atin yun, no? Hindi na siya yung dating Brother Edgar na sabi niya, ano kuya? Ano sabi ng nanay mo? Magulo ba? Magulo? Hindi naman. No? Iba kasi, iba na yung nilagay ng ating Panginoon. Unang-una po talaga, kailangan muna makilala natin ang ating Panginoon, mm-hmm. at hindi naman basta makilala ang ating Panginoon. We must have a deep relationship with God. Yes. Yan, gano'n. Kasi pag hindi, kung nakilala natin ang ating Diyos, alam naman natin, kahit ng lumang buhay natin, alam naman natin may Diyos, no? Mm-hmm. Pero hindi natin alam kung paano kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi we don't have knowledge and wisdom. Pero nagkakaroon tayo ng unti-unting knowledge and wisdom sa pamamagitan ng pakikinig natin, yes. ng salita ng Diyos. Mm-hmm. At nagkakaroon tayo ng conscience at realization na, mali ito, nagawa ko to, mali ito. So, nare-renew uli yung mind natin, bumabalik uli sa dati, na ito yung Diyos na kinilala ko, nagligtas sa akin, nagbago sa akin, no? Ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa akin, even though na from scratch, di ba? Mm-hmm. From scratch tayo into a new one. Kaya talagang mapalad tayo kasi nakapakinig tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng gawain ni Yahweh El Shaddai at sa ginagamit ng Panginoon na ang ating minamahal na puno lingkod na lagi nating isasama natin, yes. sa panalangin na pagkalooban ng Panginoon ng kalakasan at mahabang buhay upang sa ganun patuloy siya magamit ng Panginoon. Kasi sa pagtayo pa lang ng minamahal natin punong lingkod doon, paglakad pa lang, diba? We are all inspired by that, dun sa ginagawa ng ating minamahal na punong lingkod. Sa paglakad, pagpunta doon, maibahagi yung salita ng Diyos kahit medyo nahihirapan siya. Napakalaking bagay noon. Kasi kahit nahihirapan, alam mo ba, naiintindihan natin yung sinasabi niya. Kasi sinasamahan siya ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya napakalaking bagay ng Word of God sa ating mga buhay. Kasi yan ang nagiging kalakasan natin kapag tayo ay nangihina. Agad tinatawagan natin ng ating Diyos. Mm-hmm. So, naiiyak na kayo. Pero talaga yun naman po talaga yung totoo. Kapag nangihina po tayo, ang unang-una nating lalapitan na tatawagan na yung ating Diyos. Amen. Kasi yan lang talaga ang magbibigay sa atin ng kalakasan. At mananagumpay tayo kapag dahil ang Diyos ay Diyos na mananagumpay. Amen. Yes. Amen. Amen. Ayan, totoo po yun. Kasi, Tayo po, hindi lang po kami, lahat po tayo nakapakinig ng mabuting balita, nakasumpong ng mabuting balita, tumugon sa panawagan ng Diyos, ikaw ay napapabilang na sa bagong nilalang ng Diyos. No? At ang bagong nilalang na yan ay selyado na. No, selyado ka na ng Diyos. Na kaya ikaw ay binibilang na anak ng Diyos. No, kumbaga yung lumang buhay ay binasura mo na.
kumbaga, alam mo, sa totoo lang ako, experience ko ngayon, pag minsan kung pupuntahan yung lumang buhay ko, alam mo, kasi may sound, mahilig ako sa sound, yung mga sounds ba nung hilig ko noon, parang binging-bingin na ako ngayon. Ayoko na, ingay na ako. Ang gusto-gusto ko lagi yung mga Christian song, yung mga kinakanta natin. Dahil ito po ang ito na po ang itinatanim sa atin ng ating Panginoon sa ating puso. Ang bawat kanta, ang bawat marinig natin is about the goodness of God. Amen. Ang banal na salita ng Diyos. At yan po ay hindi na parang sa ating isip. Alam mo, isipin mo, pag minsan na ikaw ay napagawi sa mali, ang Diyos mismo ang mangungusap sa'yo sa magitan ng iyong conscience. Sabi, wag ka nang bumalik dyan. Kasama mo na ako at hindi kita bababayaan. No? Kaya nga, alam mo yung nanay ko nga, no? Kinikwento nga, alam mo nanay ko, minsan nung buhay ito, chismosa din to eh. No? Kasi lagi nagkakwentuhan sila ni Belen. Kinukwento niya ano yung buhay ko. Kaya sabi nga ng nanay kulit ko noon, alam mo, Evelyn, swerte mo, napakalaki ng pagbabago ng anak ko na yan. Dati, yan ang pinaka, hindi lang black na black sheep. Black na black sheep. Pero ngayon, no? Pero ngayon, hindi, mawala mo, sabi niya, mawala mo ako sa mundo. Hindi na ako nag-aalala kay Ed. Dati yan ang inaalala ko sa magkakapatid. Ngayon, hindi na. Dahil bakit? Dahil nandyan na siya. Ang kanya, ang kanyang kinakapitan ay matibay. Hindi nawawala ng salup niyan. Kumbaga, laging puno ang kanyang sisidlan. No? Kinumpleto na ang kanyang buhay. Kaya yan po ang bunga, yan ang mararanasan ng sino man ang gustong lumapit sa Diyos at magbalik loob. Kung, alam mo, mga tao ngayon, ang hinahanap, no, yung mga masayang buhay, maginawang buhay, akala nila kung saan lang nila mabibili. Akala nila mabibili nila sa drugstore, sa hardware. Hindi po. Makukuha mo libre kung ikaw ay nalapit sa buhay na Diyos at makinig ng kanyang mabuting balita. At pag ikaw ay nakapakinig, no, makikita mo, ay, ang Diyos nangungusap sa akin. Matagal ko na pala dapat itong pinakinggan. Matigas lang ang ulo ko. Pero ngayon, pakikinggan ko na. At nang pinakinggan mo, kita mo ngayon, no, kaing-kaing na mangga. Nakakotsi ka pa. Di ba? Yes. Di ba? May kotsi ka na, may bahay ka na, lima ang kotsi mo, nasa abroad ka pa. Eh ano pa ang hanapin mo? Ba't babalik ka pa? Ikaw ay bago ng nilalang na pinagpala ng anak, na anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. Glory to God. Salamat sa ating Panginoon. So, huwag tayo manghinawa, no po, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At yung mga kapatid natin eh kasi tayo mismo ang mag-aakay sa kanila. Yes. No po, sa gawain ni Yahweh El Shaddai at sa pamamagitan ng bagay na nakikita nila. Yun. Yung nakikita ng ating mga kapatid, yun din yung magsisilbing mag-aakay sa kanila. Mm-hmm. Papunta sa gawain ng ating Panginoon upang makinig ng salita ng Diyos. Amen. Glory to God. At forget the past, ha? Yung letting go, forgetting the past. Mm-hmm. Ang i-ano natin yung bago na binigay sa atin ng ating Panginoon. Mm-hmm. Yan. At sa mga oras na ito, tayo po ay magpatuloy at makinig tayo muli ng awit. Di naman. Those who remain far from you will pass away. Those without faith will rest upon that final day. As for me, the nearness of God is my good. I have made the Lord my refuge. As for me, the nearness of God is my good. I have made the Lord my refuge. Thank you.
is with you. You are holding my right hand. Your counsel guides me. In your presence I will stand. As for me, the nearness of God is my good. I have made the Lord my refuge. As for is my good, I have made the Lord my refuge. In heaven, but you, Lord. My desire in this world is only you. As for me, the nearness of God is my good. I have made the Lord my refuge. As for me, the nearness of God is my good. I have made the Lord my refuge. I have made the Lord my refuge. I have made the Lord my refuge. Yan. Glory to God. Ang title na yan, para sa healing password ng number 3 ay Nearness of God. Sa song na Nearness of God, basahin natin sa Psalm 73 verse 28. But as for me, the nearness of God is good for me. I have made the Lord God my refuge so that I may tell all your works. Yung glory to God. O para tayo maging malapit sa Diyos. Amen. my dear brothers and sisters, sabi dun sa Psalm 73, sabi nga ito, between giving into the world and his sin natures or drawing near to God and living in obedience to him. So, yun ang number one requirements, no? Living in obedience to God. Mm-hmm. And he concludes by saying that being near to the heart of God is good. Yan. So, dapat talaga, para maging malapit tayo sa ating Panginoon, no po? Sabi ko nga, we must have know kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. And we must have intimate relationship with God. Kikilalanin mo. Kasi tayo, kilala na tayo ng ating Panginoon eh. Pero tayo, hindi natin, sa lumang buhay natin, hindi natin talaga kilala ang ating Diyos, di ba? Alam natin may Diyos, pero hindi natin siya talagang totally kilala. But when we have, nung nakipag-covenant tayo sa ating Panginoon, doon natin unti-unti, at nakinig tayo sa salita ng Diyos, doon natin unti-unting nakikilala ang ating Panginoon at doon tayo napapalapit sa ating Diyos. At para mapalapit tayo sa ating Diyos, yung number one requirement is obedience to God. Yes. At hindi naman natin totally magagawa agad-agad, di ba? Maging obedient. Kasi nagiging disobedient tayo, konting bagay lang, di ba? Pag nakapagreklamo tayo, nagiging disobedient na tayo. Sa mga kinikilos at ginagalaw natin, nagiging disobedient din tayo. Misa sa sarili natin, nagiging disobedient din tayo. Kasi may pattern ang Panginoon na pinapagawa sa atin pero hindi natin nagagawa kasi iniisip natin, ay kaya ko pa naman 'to, no? Atalaga. Hindi ko pa kailangan ng tulong ng
Panginoon, ganun po ba? No, hindi. Kahit nakakaisip po tayo, that is negative eh. Kahit nakakaisip po tayo ng ganyan, ng negative, isipin po natin na merong Diyos na mas nakakaalam ng lahat ng bagay na hindi natin kayang gawin, na kayang-kayang gawin ng ating Panginoon. At yung ating mga plano, sinabi nga ni Brother Edgar, na dapat isangguni muna natin sa ating Panginoon lahat ng plano natin, sapagkat ang Diyos ang magpapatupad ng lahat ng plano natin sa ating mga buhay. Kapag ang Diyos ang nanguna, pinanguna natin, we focus on God first, lahat ng bagay may pangyayari sa pamamagitan ng tulong at paggawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Let us allow God to work in our lives. Kasi kung hindi natin i-resist natin ang ating Panginoon and we cannot obey on God, God's work sa ating mga buhay, lagi tayong failure. At yun ang madalas na nangyayari, diba? Kasi simpleng bagay ay bakit papangunahan ko? Eh, ang Diyos nga ang nagbibigay ng lahat ng bagay. He is all-knowing God. Amen. He is omnipotent God. Amen. So maraming bagay na ginagawa ang ating Diyos sa ating mga buhay. Yun nga lang, pinapangunahan natin siya. Kaya po, hindi tayo mas lalong napapalapit sa Kanya kung hindi napapalayo tayo. At kapag tayo nakakagawa ng pagkakasala sa ating Panginoon, malaking pagkakasala sa ating Panginoon, we cannot near to God, no? We step away from God, no? So we have to tuloy-tuloy na lumapit sa ating Panginoon, manikluho, humingi ng tulong at awa sa biyaya at habang ng ating Panginoon, humingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng ating nagagawang pagkakasala para mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Amen. God is a loving God. Amen. 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 Salamat sa biyaya ng Panginoon. So para sa ating ika-third end, sa goodness ng Lord is about the nearness of God. Psalm 73 verse 28, but as for me, the nearness of God is good for me. Amen. I have made the Lord God my refuge so that I may tell of all your works. So ito, sinasabi po rito na pag tayo doon malapit sa ating Panginoon, ito po raw ay nakakabuti sa atin. Yes. So kung nakakabuti sa atin, ibig sabihin meron tong mabuting epekto sa ating physical, spiritual na buhay, yung pagiging malapit natin sa Lord. So bakit pa tayo lalayo? Hindi na, hindi, kumbaga, kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip at alam mo merong mabuting idinudulot ang paglapit mo sa Lord, hindi lang naman ito sa pamamagitan ng material or physical, pero yung totality as a person, 'di ba? Bakit pa tayo lalayo sa presensya ng Panginoon? Bakit pa tayo maghahanap sa ng ibang sagot sa ibang kung saan man, no? And samantalang andun na yung katugunan lahat, kumbaga ang salita ng Diyos is a full package itself, di ba? Lahat, kayang ibigay, kayang ilaan ng Panginoon sa atin. Ang kailangan lang talaga natin is ibigay natin sa Kanya yung buo nating pananampalataya at pagtitiwala. Yun ang pinakasusi para maranasan natin yung goodness ng Lord. Amen. Lumapit tayo hindi man mabuti yung senaryo sa ating buhay, mabuti man ang senaryo sa ating buhay, mabuti at hindi, lumapit tayo, huwag tayo lumayo sa Lord. Sapagkat alam natin, pag lumayo tayo sa Panginoon, ang total niyan is disaster. Ang equality niyan ay failure. Kumbaga, hindi, yun na mismo yung magiging resulta pag lumayo tayo sa Lord. Andyan yung kapighatian, andyan yung kahirapan, andyan yung kalungkutan, and all yung mga bagay na naranasan natin sa lumang buhay natin, mararanasan na naman natin pag tayo lumayo sa Diyos. So ano ang dapat natin piliin? Ang lumayo sa Panginoon o maging malapit at kumapit sa pangako ng Diyos? Amen. At yung isang araw nga lang na hindi ka makaatin ng gawain, no? At hindi ka makaawid sa Panginoon bilang lingkod, ano? Napakalaking epekto at saka kakulungan sa pang-spiritual mo, ha? Kasi iba talaga yung binigay mo yung sarili mo upang maglingkod sa Diyos. Sinasacrifice mo ng mga maraming taon upang makadulog ka sa harapan ng ating Panginoon. So kapag ka hindi ka nakaate ng gawain o hindi ka nakaawit, no, napakalaking kulang sa ating mga buhay na hindi ka nakapakinig ng salita ng Diyos. Iba kasi yung nakikinig ka lang,
At iba talaga yung nandoon ka mismo sa harapan at nakakapakinig ka, nakikiisa ka, no, sa pananalangin, sa pakikinig at sa pag pagsamba sa ating Diyos na buhay. Ibang lakas ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At sobrang daming blessing ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po ito sa material blessing sa ating mga pamilya, no, sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Napakalaking biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Yes. Edgar? Yes, God. You have something to say? Yes. Pakireply nga. Ayan, no? Ayan. Sento si Kuya Edgar, no? Siyempre sa lumang buhay niya, no? Maraming nangyari sa buhay niya. Lahat naman tayo may iba-ibang experiences, no? Itong ating kapatid, ang kanyang nanay yung naglapit sa kanya sa Panginoon. Tama po ba, Kuya? Oo. Ayan, so become nearness to God. Ayan. At yung sa full package na sinasabi na ating minamahal na kapatid Sister Michelle, is nandoon na lahat eh. No, yung full package. Syempre sa ating kapatid, napakadaming packages ang binigay ng Panginoon dyan eh. No? Sa pagiging malapit niya sa ating Panginoon. Oo. Kasi si Brother Edgar, alam mo ba, ano, Sister Michelle, isa yan sa ano, nagpapa-inspired sa akin sa pagiging... Di naman. Isa lang yan. Pag nagpapa-inspired sa akin sa ever since... Pa, sa pagiging, nasabi ko lang sa'yo, wala sa akin yung ATM ko. Di sa pagiging ama niya. Hindi sa ATM, ha? Kasi, ay, totoo yan. Kasi pagiging natin yan. Diba? Natuman na nakikita natin yung pagiging responsible niya as a father dun sa mga anak niya. So... Nakaka-inspire yung ganun. Kahit na sabi mong hindi ka magkwento, nakikita lang kita or nakikita ko naman yung ano. At nakikita naman yung okay, kay Maring Belen, okay. Diba? Tingnan mo naman, diba? Glowing. Mama, Ate Belen. Mama, ano mo siya? Mama, diba? Pantalong ko, mama. Hindi na nga iba na eh. Papa! Inilaban uniform ko. Papa, almusal! Oh, diba? Hindi lahat kasi, diba, ng ano, ganun. At hindi lang siya, ilan sila doon eh. Si Brother Hernan, ganun din ang ano ko sa kanya, si Kuya John Pablo. So, so na-inspired ako sa kanila kasi, ano eh, yung pagiging tatay nila sa kanilang mga anak, no? At sila rin mismo, mga tatay. Uwaran talaga masasabi natin. At nilalapit nila yung kanilang mga anak sa Panginoon, di ba, Brother Edgar? Oo. Eh, siyempre, kailangan natin, din na natin, kay, ayaw natin, kumbaga, mga dating sinasabi natin, ayoko nang maranasan pa na maranasan ng anak ko ang naranasan ko. Amen. No? Yung ahan, nung naranasan ko, nung nawala, unang buhay ko, no, nawala ako sa Diyos. Ayoko na, gusto ko lang, kaagad-agad na nandun na kaagad sila sa Diyos. Kasama nila ang Diyos lagi. Kaya lagi ko silang sa bahay, lagi kami nananalangin, nagsisimba. No, kaya nga, ito ang dapat natin gawin sa ating pamilya, lalo na sa buong pamilya, na ilapit natin ang ating buong pamilya. Kasi kung mailalapit natin ang ating buong pamilya, no, walang titirang walang titira na hindi maganda sa iyong tahanan. Lagi nagkakaroon kayo ng peace of mind, love. Yes. Diba? Pagkakaisa, pag-uunawaan, no? Hindi yung nung walang panganan sa bahay, eto, baruka dito, hagis ang Langgana, hagis ang Talyase, diba? Bakit? Wala ang love, wala ang Diyos. Diba? Kaya nga, yung mga magulang nakikinig ngayon, maaga pa lang, turuan na po natin ang ating mga anak. No? At si Sister Rica, alam niyo po, ito ay, believe din po ako sa taong ito. Bumalik. Believe ako sa kanya dahil alam niyo po ba, na siya po ang nagtataguyod ng kanyang, ilan ang anak mo, si Sister Rica? Lima. Limang anak. Siya ang nagtataguyod. Siya po ang nagpapalaki ng husto sa kanya sa paglapit sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. Salamat sa ating Panginoon, no, sa biyaya niya sa bawat isa sa atin. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo at pakinggan natin ang pang-apat na awitin.
God, yan na po ang awiting now. Mm-hmm. Ano po, sabi rin sa John 5 verse 25, very truly, I tell you, a time is coming and now has come when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. Mm-hmm. Yan, glory to God. Ngayon na ang oras. Opo. Glory to God, no? At huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa sapagkat ito na po yung panahon na tayo ay magsama-sama, yes, na lumapit patuloy sa ating Panginoon. Mas lalo pa natin makilala kung gaano kadakila ang ating Panginoon, mm-hmm, sa ating mga buhay, no po. At huwag tayong manghinawa sa paglapit sa Kanya sapagkat, mm-hmm, lahat ng benefits na kailangan ninyo, mm-hmm, hindi lang sa benefits, no, yung buhay pa nga lang, pagising natin sa umaga na tayo binibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon, napakalaking biyaya na yan na galing sa ating Diyos. Amen. Huwag na tayong magsayang pa ng panahon. Lumapit, amen, po tayo sa Panginoon. Huwag tayong, tama yung sinabi si Rica, huwag tayong magpatumpik-tumpik sapagkat nais ng Lord na ngayon pa lang sa buhay natin ito ay maranasan na natin ang kabutihan ng Lord, yung goodness of God na po, nais nating maranasan yan sa buhay natin ngayon. Kaya hindi na tayo dapat dumayo pa o hindi na natin dapat katamaran pa na dumalo sa mga gawain ng Panginoon. Amen. Ano po, saan man po tayo naroon, saan nyo man po napapakinggan ang salita ng Diyos, umaten po tayo, patuloy po tayo magpalakas sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po ay buhay na natin. Amen. No po, ito na yung nagbibigay sa atin ng oxygen. Amen. Para manatili tayong malakas at manatili po tayong kumbaga our feet are planted on the soil, on the ground. Alam po natin na siya yung buhay natin at kahit kailan hindi po natin ito mararanasan sa kung saan pa man, kundi sa banal na presensya lamang ng Panginoon. At ang alam natin ang salita ng Diyos, makapangyarihan po yan, two-edged sword po yan, na kaya-kaya po nitong pagbaguhin ang lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Amen. Amen, no? Napakagulo ng mundo at ngayon ikaw ay nasa Diyos na, malapit at minamahal ka ng Diyos, eh huwag ka nang umalis. Dahil ang kapayapaan na hindi mo mabibili sa hardware, hindi mo mahanap yan sa hospital, hindi. Ang kapayapaan ay nasa mabuting balita ng Panginoon, no? At hindi lang po 'yon, hindi lang ang kapayapaan, kundi kung nais mong pagpalain, magbago ang iyong buhay, patuloy kang makinig ng mabuting balita sa magitan ng gawain ni Yahweh El Shaddai. Atin po kayo lagi, lalo na mamaya. Opo, may gawain, atin po kayo. Alam nyo, yes, may mga kilala nga ako dyan, kahit na nabubulag na, mm-hmm, malabo na mata, umaatin pa rin. Amen. Dahil alam nila, ang Diyos na ito ay nagpapagaling. Mayroon isa, sumasakit ang hita. Mm-hmm. Dahil nagkasugat, namamaga, no hospital. Bakit? Patuloy silang umaatin pa rin. Bakit? Naranasan nila ang goodness ng Diyos. Ang, mm-hmm, goodness ni Lord. No? Eh bakit nga naman naalis pa? Eh eto na ako. Narito na ako. Nabubuhay ayon sa kanyang salita, isang buhay na ganap at kasiyasya. Amen. Glory to God. Yeah, salamat sa ating Panginoon. At yan po yung ating mga healing password na ibinigay sa atin ng ating minamahal na punong lingkod. Yung nothing, number two, new, nearness of God, and now. Glory to God. Amen. At samahan tayo ng ating Panginoon sa pananalangin.
Sister Michelle. Amen. Yan, salamat sa biyaya ng Panginoon. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat, aming Yahweh El Shaddai. Sa patuloy na paggabay mo sa amin, Panginoon, sa patuloy na pag-i-enlighten mo po sa amin sa pamamagitan po ng iyong mga salita na patuloy pong nakapagbibigay ng inspirasyon, pag-asa, and at the same time po, Lord, katatagan para po sa lahat po ng aming mga sitwasyon sa aming mga buhay. Lord God, alam ko po na wala pong bagay na imposible sa iyo, wala pong bagay na mahirap sa iyo. At anuman po ang mga panalangin po ng mga kapatiran po namin na sumasabay po sa mga sandali pong ito, alam ko po na silang lahat po ay magiging answered prayer in your perfect time, Lord God. At ganyan din sa lahat po na aming mga kapatiran na malayo sa aming mga piling, Lord God, sila man po ay kinakalingan ng iyong pag-ibig. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming samot dalangin sa kaluwalhatian na aming Panginoon sa Kristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Glory to God. At sa saliw ng awitin na naririnig natin, ang inyong mga kapatid ay pansamantalang nagpapaalam. Brother Edgar de Guzman, God bless us all. Amen. Nagpapaalam po pansamantala, Sister Michelle Sabejon. Salamat sa Panginoon. At sa pangalan ng ating pong musical director, Brother Noel Recinto, ito pong yung Villanueva, ito pong yung kapatid, Sister Rica Domanico. Pagpalain tayo ni Yahweh Shaddai. God bless us all. God bless us all. Thank you, Lord.